So what's up guys, we're back again sa isa na namang motovlog sa experience ko dito sa aking motor na GPR 250 Motorstar. So ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa top speed. Yep, top speed na. Eh, di ba gustong-gusto nyo makita yung top speed nito? So, at ang ibang tatalakayin din natin yung ibang epekto ng sprocket combination ng ating motor. So, ginamit ko na ang GPR 250 ko sa trabaho. So, going ako nito sa Iligan City mula sa aking hometown, yung Cagayan de Oro. So, ang napansin ko talaga sa kanya, unang-una, yung hatak sa simula, ang bilis. Ang bilis-bilis talaga. Mostly lahat ng mga nakasabay ko mapa 4-wheel o 2-wheel, kaya-kaya niya. Pero, ito yung catch. Hanggang 90 to 100 kph lang yung kaya niya sa arangkada. So pag sumobra na ng 100 ay parang hirap na talaga. Alam ko naman na isa din ay 5 speed lang talaga yung motor natin, di ba? So yun yung big downside niya sa kasi number 1 sulit na kasi ito yung technology niya, di ba? Parang 10 years ago pa itong technology na ginagamit niya. So, wala tayong magawa dyan, di ba? You get what you pay for, di ba? Pero, okay lang naman. So, sana rin, ginawa na lang nilang 6, di ba? Pero, soon pa siguro niya na may unit na yan. Pero punta na tayo sa advantage naman ng pagkakaroon ng napakalakas na arangkada. So, isa dito is pagdating sa bankingan, di ba? Isa rin yan gusto nyo, di ba, malaman? Regarding sa mga banking-banking na yan. So, medyo marunong na rin. At saka, ganun nga, napaka-responsive niya pagdating nun nga sa bankingan. So, sa pagbigay ng torque na kailangan para sa para ma-balance yung motor, di ba? Saka pag nakalin siya o ganyan, pag kailangan mo nang i-straight, bibigyan mo ng gasolina, ang lalakas ng torque mo, so kayang-kaya niya talagang ibalik o i-balance galing sa pag-lean angle mo o yung nakahiga ka sa side view ka, di ba? So, mayroon akong binili sa Lazada, 14 feet siya sa engine sprocket. So, soon, itatry ko rin yun kung ano ba talaga yung mas maganda. Kasi may iba dun sa ibang vlog, 15T yung pinalit. Negative ata yung review niya kasi napakahina talaga ng arangkada naman pag ginawa mong 50. So hopefully itatry ko yung 14. Pag okay siya, di ba? Magiging balance siya, nasa middle lang siya. So ganun. Tsaka ano pa bang ibang advantage nito? Pagdating ng yung response niya, yung pag kailangan mo talaga ng quickness ng motor mo, ibibigay talaga ng GPR 250. Yun yung isang trade-off ng top speed. Kasi yung top speed nito na nakukuha ko, I think nasa 124 pa lang ako ata nito. So, di ganong kalakasan sa isang 250cc, di ba? Pero, yun nga, parang ginawa yata itong GPR 250 para sa arangkada eh. Parang gusto niya yata itong mag-apply magiging motorela eh. Sa lakas ng arangkada.
kayang-kayanya siguro dalhin siguro 5 tao. Kidding aside, man. Pero ang lakas talaga ng arangkada. Kayang-kaya niyang maging 100 yung speed mo sa less than 10 seconds. Meron din akong video, separate video nyan. So abangan nyo rin yan. So yun nga, ang lumpas ng 100 kaya niya, hirap na siyang umakyat. Kaya wala rin akong gano'ng masyado mataas na road para i-gauge yan. Pero yun nga, meron naman, pero kaso may lubak, so hindi ko i-risk na masisira pa yung fork ko kasi ang bigat-bigat ko, may 74 kilos ata ako, tapos may dala pa akong gamit sa backpack ko. So, approximately nandyan ako sa mga 85 na. So ayaw kong i-test ang durability ng motor ko kasi ika nga, diba? Again, you get what you paid for, diba? So hindi ko na i-release, baka masira lang. Ang astig-astig pa naman ang motor ko. Kita niya yung banking na yun. Umabanking 90 kph. Asan ka kita ng motor star na ganyan, diba? So overall, guys, regarding naman dito sa sprocket combi niya is, I think okay rin sa akin. Magsistick na lang ako sa 13D. Pero ito, try natin pa rin yung 14. Pero babalik din ako dito kasi for me, yung banking-banking or yung twisties na twisty roads talaga yung gusto ko eh. So hindi ako more on doon sa top speed na, kasi hindi naman ako magda-drag racer eh. Ano ba dyan? So yun lang, guys. Thank you and bye-bye. See you next vlog.